Hello, hello, hello! Hello mga katopak! Ako nga po pala si Ruel Gaspar. And this is... Hi guys! Meron po ako yung ibibigay na mga tips sa inyo na kapag nagbablog tayo ay meron po tayong dapat iwasan. Hindi siya bawal, pero kailangan nating iwasan. So, ang unang i-discuss ko po sa inyo is based sa ni-research ko at based sa resulta na lumabas. So, ito po yun. Misleading metadata or thumbnails. Ito pong i-discuss ko po is all about sa thumbnails po. Kasi, pwede rin po tayong ma-spam sa pamamagitan na ginagamit nating thumbnails. Base po sa na-research ko at sa resultang lumabas, kapag nag-upload ka ng videos mo na iba sa thumbnails mo, is pwede ka rin po palang matawag na spam. Kasi ang sabi dun is, kapag nag-upload ka ng videos na iba ang title or thumbnails, is pwede ay matatawag kang spam. So, iwasan po natin ang paglagay ng thumbnails na hindi related sa inyong video content. So, kailangan po natin ng thumbnails na related lamang sa laman ng ating video. So, tips po yun para hindi po tayo ma-detect ni YouTube na spam po tayo and hindi po tayo matawag na spammer and scammer. So, yun lang po yung ibibigay kong tips para dyan.